Okay. So, partner, pwede bang basahin natin yung ating statement para mas ano? Kasi ito, buong mundo naman ay nakikinig sa atin ngayon. Partner, is that a statement on the peace or on the arrested in Malaysia? Mm-hmm. So, meron ba tayo mga iba pang mga... statement kasi, partner. So, yung statement natin, di ba pwede mababasa mo ba ngayon? Yung statement ninyo? On Malaysia or on the Spratlys? Well, of course, the one is Malaysia kasi yun ang pinaka-importante. And then second, yung Spratlys. Which is the Malaysian, ano? Yung Malaysia, nandong kay George yung Malaysia. Babatahin lang, pasensya na po kasi mayroon lang mga radio interview para okay. Lang maayos ko to. Itong sa Malaysia. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Doon sa Malaysia, partner, may 30 na itinulong mula doon sa Party Socialist Malaysia. May kasamang dalawa pang bata na sinahat sila ng Section 122 ng penal code. At sila ay, ang charge sa kanila, kanilang gusto raw mag-declare ng gera laban doon sa hari. So, partner, anong magagawin nyo ngayon dyan? Anong kampanya? Ang isang statement is all about calling on the claimant countries. Yan po ang Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan to sit down and settle the dispute and to call on the government to exercise joint cooperation in the exploration of the natural resources of the island and the surrounding sea for the benefit of the Asian nation as a whole. Kasi dito sa statement, partner, ang sinasabi natin, panahon na ngayon ng regional cooperation katulad doon sa Latin America na nagsasama-sama yung mga bansang katulad ng Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, tinawag nila ang kanilang pagsasama, ALBA, Bolivarian Alliance. For Latin America. Spanish yan, partner, parang alyansa Latina, Bolivariana, America, something like okay. So, partner, may... Alba, ibig sabihin. So, ang tinatanong natin, bakit hindi tayo maging Alba? Para ka naman sa Latin America, dito sa Asia, magkasama-sama naman ang mga bansang China, Pilipinas, Vietnam, Taiwan, at yung Brunei, para i-explore. Explore yung ating langis doon at ang... Pinapapasokin yung ibang mga interesado lang dyan dahil doon sa economic power katulad ng US. Kaya sila pumapasok dahil malalaman nila may langis. Pero i-explore yan para makinabang naman mga Asyano. Kasi katulad nga ng nagsigaw namin dito, we are Filipinos but at the same time we are Asian. We are all Asian. Okay, so... Partner, regarding naman sa sitwasyon dyan, sa nangyayari dyan, ano ba yung nakikita mong sitwasyon? Sabi kasi kanina ni Kalyo, di ay medyo maganda naman tayong pagtanggap sa inyo dyan. Right? Maganda kasi pinapasok naman kami dun sa may halos na part kasi alam mo mayroong parang harang yan dun sa may daan ng Bendia. Pero umikot kami, pinapasok kami sa katanggol sa building. Pero yun nga, hindi naman na, pero nanganawagan kami bumabaman lang sana yung ilang consulate. Kasi hindi naman kami kasi parang katulad nung nananakot sa gait na nananawagan ng peace. Sa talipat pa kami ng tatlong kalapate. Wow. At ito tayong symbol of peace. Eh, ayun naman, paano naman may mga tao sila na nakabarong, na lumabas, tinignan yung mga slogan, sinusulat-sulat. Pero parang tumatango-tango naman sila nung sinanong kami na pinapaliwanag. Kung ano yun. Kasi lahat naman, kung ikaw, you're thinking Asian, may isip mo talaga, yan eh, bakit nga naman yan hindi nalang paglaki-laki yan? Kasi wala namang tao doon, partner. Oo. Marami nga dyan nakalubog doon sa lupa. Kaya ibig sabihin, hindi mo yan matisettle kahit referendum kung sino ang may-ari. Kasi ang mga referendum mo, mga pating. Okay. So,
So, partner, ano ang mangyayari? Kaya ibig sabihin, that cannot be settled like a nation national question. It can be, it's just a question of parang finders keepers yan eh, kung sino nakakikomplek. Kasi, si Magellan yan, nadiskubre ang Pilipinas, pero may tao na. Kaya kaya talaga kailangan lumaban ang Pilipino para lumaya talaga sila. Pero sinong lalaban doon? Wala naman tao doon. Kaya it's just a question of strength na pwedeng palakihatian. And because we know that there are resources, because it's the fourth nature reserve magiging maraming pa sa Kuwait, the largest reserve oil bed in the world. Kaya that I might explore. So partner, yung nasa yung ngayon ng pagkakataon na yung statement natin o yung mga panawagan natin regarding Spratly Island, nasa yung pagkakataon, partner, at marami nakikinig sa atin ngayon. Okay. Ito po ang aming panawagan sa ginawa naming aksyon, peace caravan at peace rally in front of the China Embassy and Malaysian Embassy dito sa Makati. Ang aming panawagan ng Partido Lakas ng Masa ay peace, not war among neighbors. Kapayapaan, hindi gyera sa hanay ng mga magkakapitbahay. Regional cooperation to explore the Spratly Island. Kaya ito, basahin ko na lang yung pinakamahalagang statement. Nananawagan kami sa lahat ng mga umaangkin na bansa. Yan po ang Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan to sit down and settle the disputes. Mag-usap-usap na lang po para lutasin ang mga disputes. We call on their governments to exercise joint cooperation in the exploration of the natural resources of the island and the surrounding sea for the benefit of the Asian nation or Asian region as a whole. Alam mo, partner, ang itagdag ko lang dito habang ini-interview kanina ako ng media sa sinabanggit nila, habang ginagawa pala natin itong action na ito, there is now a military exercise between the Philippines and the United States going on, if I'm not mistaken, in Mindanao, or it could be in the Visayas. Nagalap yan, and tinatanungan nila ako ano ang matatapos. That's part of the visiting forces agreement, but we don't want that, especially in this time, na ang US ay nagsalita na tutulong militarily sa Pilipinas. Yeah, that's part of military tension. That's part of the military build-up. So, partner. Ang maganda yan na sa panahon na ito ay ginagamit pa rin natin yung pananakot military field para takutin yung iba na sumunod sa kanya. At yan ay nagaganap dahil dito sa military exercise between US and the Philippines at ang walsitata ng nagagamitin ng mga Amerikano ay tatlong isang kakarad-karad mula dito sa Pilipinas. So, partner. Sa tingin mo ba, medyo delikado pag ganyan, nandito sa atin ang mga Amerikano, sa tingin mo ba, hindi magkakaroon ng problema? Magkakaroon ng problema habang nandito yan, kasi ang interest niya is to explore the oil. Kaya nga yan nasa Middle East, kaya nga yan nasa Iraq, kaya nga yan nasa Afghanistan. Now they found out na malaki pala itong at stake na langit dito sa Spratly. Doon sa hindi lang sa Spratly, may Paracel Islands pa rin yan eh. At yung buong South Sea, yan ay merong langit doon sa ilalim. Kaya yan ay hindi naman nila ma-explore because it's not part of their jurisdiction. Kaya kailangan i-settle yung at ang nag-claim sa jurisdiction niya dito ng mga bansang nabanggit natin. So ang US ay kumakamping ngayon sa Pilipinas para makapasok. At ang Pilipinas naman, through President Manoy Aquino, ay pinapayagan yan. It's dangerous. Kaya nga kami nakiusap din sa ating presidente, Manoy Aquino, to exercise restraint and diplomacy. At naitigil na ang military posturing sa dispute. Manguna ka na, Presidenta, if you're a diplomat, na maging diplomat ka man sa panahon na ito, manguna ka na naayusin yung mga gulo sa pagitan ng mga magkakapitbahay. At magpanawagan sa United States na pumasok under the disguise of helping the Philippines kasi hindi po yan totoo. May interest na sarili ang United States at ang pagpasok niyan dito sa region na kung aalaan niya ng Pilipinas ay lalo lang makakapaghati-hati doon sa pagkakaisa ng ating mga magkakapitbahay. Okay. At ang nagkagyera dito, hindi naman mga Pinoy ang marikinawang. Hindi China, hindi Vietnam, hindi Brunei, hindi Taiwan, kundi United States. Okay, so with that, at siguro anong hanggang kailan kayo dyan mananatili dyan sa China Embassy? Ay, malapit na
kami, partner, kasi ito naman ay manifestation lang, kaya parang papakita lang, sabi na namin na gusto namin sabihin, so we'll be wrapping up and leaving, and but we'll be continuing the support, especially doon sa mga napulong. Kaya magpapalabas kami doon sa Facebook, doon sa website, doon sa iba pa, ng mga balita tungkol yan, and we'll call on everyone to do solidarity work para sa mga ating mga ka-Asyanong mga region dyan sa Malaysia. Okay, thank you very much. At sana ay magtuloy-tuloy na ang ating kampanya at siguro sa mga susunod pang panahon ay mananawagan ulit tayo sa ating pamahalaan at sa buong mundo. Salamat din, Father Faye. Okay. Sa susunod, sa Sabado ay mag-usap-usap ulit tayo. Araw-araw na tayo, partner. Okay, partner. Okay, sige. Thank you very much. Yan po si Mr. Sunny Malaysia ng Partido Lakas ng Masa. Dapat ito.